Mga kapuso, alam nyo ba ang latest? Aba, pagdating sa healthy sexuality, hindi dapat umaasa sa chismis. Bahagi ng healthy relationship na mag-asawa ang pakikipagtali. Pero paano kung tumamlay na ang inyong labing-labing? Nakaranas ka na ba na mawala ng gana makipagtalik sa iyong partner? Mga panahon na sobrang pagod gawa ng maraming trabaho. Meron naman lahat naman ng tao eh. Ay, hindi. Lagi naman may gana. Pag ano po, galing po trabaho, tapos yayain ka bigla. Bihira lang kasi minsan pagod galing sa trabaho. Pag rest day naman, siguro nakakaisip din. Ang libido ay ang sex drive o ang kagustuhan makipagtalik sa iyong partner. Kaya kung mababa ang libido ng isang tao, tiyak na apektado rin ang gana nito. Na maraming factors ang causes ng pagbaba o pagkawala ng sex drive ng isa sa mag-partners for, isa sa nasa relationship. It's always po an interplay of a lot of factors. Kasama na doon yung sa mind, psychological, emotional, physical also, body. Another is mga medications na iniinom po ng mga individuals. Or kasama na rin po doon yung quality ng kanilang relationships. Mga kapuso, alam nyo ba na nakakaapekto ng lubos sa pagbaba ng ating sex drive, ang ating hormones? Nako, totoo po yan. Dahil kapag tayo po ay stressed o problemado sa maraming bagay, tumataas din po ang ating cortisol level. Sa pagkakataong ito, bumababa po ang ating serotonin o ating happy hormones at sa ring pagbaba ng ating dopamine o ang ating namang pleasure chemicals. At kung minsan, bumababa rin po ang ating oxytocin o yung ating tinatawag na love hormones, kaya naman nakakaapekto po yan o nakakapagpababa ng ating sex drive. So bagsak ang interest, walang pleasure to do anything, walang motivation even to get up in the morning. So lahat po bumabagsak ang drive. So kaya malaking impact yun sa sexuality. Kasi pati po no, yung interest sa pakikipag-sipping or pakikipagtalik po or to engage in something na intimate with the partner na apektuhan din because bagsak lahat po. Sino nga ba ang madalas na tumanggi sa pakikipagtalik? Ang mga babae o ang mga lalaki? Eh, syempre ako. Babae. Kasi mas marami kasing iniisip eh. Babae. Kasi siguro busy rin siya sa gawain bahay, minsan pag sa work, ganun din. Lalaki ang makulit. Madalas babae. Hindi ko lang alam. Pero madalas babae. Parehas lang naman eh. Parehas tayong tao eh. Nakakaramdam din ng ano, may pagod, di ba? Babae. Eh, gusto ko pa. Ayaw niyan eh. Babae. Ayaw namin masyadong nakaharas kami doon sa ganong paraan. Siyempre, kailangan namin maging maganda palagi. Pero ayon sa isang psychiatrist, mapalalaki o babae ay nakararanas ng pagbaba ng sex drive. Kasi ang mga females po, mas madalas silang nasa clinic or nakikita sa clinic because mas expressive sila, mas aware sila, mas ina-acknowledge nila yon at sila yung aware na gusto nilang mahanapan ng solution. Sa culture natin, meron pa rin po tayong tinatawag na parang the machismo, no? The macho culture, na parang kahit na may pinagdadaanan sila, be it sa kanilang pamilya, sa kanilang work, sa friends, dinadaan pa rin nila no? Sa pagiging sa macho, no? Na kaya po to even without seeking help, kahit wala akong kausapin. Ayon sa isang obstetrician na si Dr. Christopher Joseph Soriano, mas mataas ang libido ni Mrs. kapag siya ay nagdadalang tao. Bumababa naman daw ito pagkapanganak. Dahil wala na yung source ng hormone no, na estrogen specifically. No. Ngayon, pag nawala na yun, ayan na, sisimula na yung, ano, yung pagkatuyot ng, ano, ng puwerta ng pasyente. Tapos nun, magsisimula na rin yung, ano, mag-initiate na rin yung, magsisimula na yung breastfeeding. Ano. Ngayon, maglalabas din ng hormone na prolactin na tinatawag na nasa pituitary sa may utak. Yung prolactin na yun, prolactin or prolactation para magpa-dede o lumabas na yung gatas, ang gagawin din niya is hindi niya pa iitlogin yung patient, no? Yung pasyente, hindi siya mangingitlog, hindi siya re-reglahin. Parang siyang tuyo. Posible rin daw dahilan ng kawalang gana ay ang pag-inom ng contraceptives.
kasi nga kinokontra nga niya yung ovulation. So medyo nagkakaroon din ng effect din sa ano, sa libido yun, no? Napapababa niya ng konti. Ayon naman kay Dr. Romeo Romero na isang urologist, may mga pagkakataon din daw na bumababa ang libido ni Mister. Sa lalaki, maraming cause ng sexual disorders, no? Pero pinaka-common dito yung mga erectile dysfunction. This in regards to erection, it's usually a combination of your sexual desires and a good blood flow to the penis, no? So once coordinated to, dun tayo nagkakaroon ng erection. So most of the dysfunction caused by the mga blood problems, psychological problems, yun yung mga cause kung bakit hindi tayo magkakaroon ng erection. Pero paalala ni Dr. Soriano, hindi naman inirerekomenda ng mga eksperto ang pag-inom ng mga alternatibong gamot na sinasabing nakatutulong daw sa erection ng isang lalaki. We don't give testosterone or yung mga libido boosters, no, dahil marami tong kasamang mga medical side effects na hindi rin desirable. Mga kapuso, it's not the end of the world ayon sa ating mga eksperto. May mga natural na paraan naman daw upang mas mapataas ang libido ng isang tao. Makabubuti raw ang pag-meditate para mabawasan ang ating stress hormones. Boost your mood and energy din daw sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. At higit sa lahat, magpakonsulta sa mga doktor kung kinakailangan ng profesional na tulong. We can be more creative. Hindi naman po nasusukat ang relationship sa frequency ng pagtatalik po, no, or sa sexual activity. Na nabuboost po ang oxytocin, yun po yung love hormone, o, diba? Nabuboost yun kahit po sa hugging, physical touch, not necessarily na umaabot sa pagtatalik. Dahil normal daw para sa mag-partner ang pagbaba ng sex drive, makatutulong daw kung pag-uusapan ninyo ito ng inyong partner. And during the act itself po, no, yung sa kanilang sexual intimacy, mas maganda also na pag-usapan din nila kung ano po yung makakatulong para pareho po silang mag-enjoy at magiging pleasurable ang experience po sa kanila pareho. Mga kapuso, huwag agad maniwala sa mga chismis. Gaya ng anumang problemang pang mag-partner o mag-asawa, siguradong may dahilan at karampatang solusyon ang pagbaba ng libido ng isang tao. Kaya mga kapuso, huwag matakot at mahiyang magpakonsulta sa eksperto.